Oy, si Tevez! Nako, i-declare ko na ito ka-coffee na isang terorista. At nako, nag-all out war na ito sana. Sa gobyerno, malaking ibig sabihin ka-coffee ng kanyang recent press release. Kahapon ka-coffee, nag-press release yan. At kung makikita nyo yung litrato na yan, kikitingnan mo naman ka-coffee yung background niya. No? Matindi yung kanyang pag-atake dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So ito na ang kanyang tina-target ngayon. Hindi na lang solo ni Remulla, kundi buong administrasyon na ang kanyang binabanatan dito. Kasi kung titingnan mo naman ka-coffee, no? Nilagay niya sa kanyang background, sa kanyang press conference, itong mga issue na kinakaharap ng bansa ngayon. Corruption, PMH, ABS deal, mataas na presyo ng kuryente, smuggling, harassment, pogo-pogo, sarcasm ito, media blackout, pulburon, yan yung mga issue, tambalos loss, 20%, yan yung mga komisyon daw, patahimikin ang mga hindi kaalyado, yan yung mga sinasabi niya sa kanyang press conference dito ka-coffee. Background lang yan, ha? Background dyan lang yan. Pero, inisa-isa na dito ka-coffee yung mga issue ng gobyerno. Dinideny natin yung mga issue na ito? Definitely, hindi. Dahil nangyayari din naman ito. Dahil may mga na-appoint din talaga si ating, ang ating presidente na mga loko-loko, no? Na hindi naman talaga deserving. Anong ginagawa dito? Iniimbestigahan po ito at once proven, matsutsugi ito. Kasi again, walang perpektong gobyerno. Anyway, anong pinag-uugatan ito na galit ni Tevez, no? As usual ka-coffee, matagal na kasi itong nagtatago at hindi umuwi ng Pilipinas. At kahapon lang ka-coffee, freeze na yung assets nito dahil tinawag na siyang terorista. Terrorist na ang tag sa kanya ng AMLC, no? Kaya naman, yung assets na nakapangalan sa kanya, kung may pera man siya sa banko at kung ano-ano man po itong ari-arian, naka-freeze na po yan. Ibig sabihin, hindi niya po magagamit yan. Pero I think sa talino nito, sa utak nito, na-withdraw na yan ka-coffee, no? Kung meron man. Or if ever, nakapangalan po yan sa iba. Pero meron at meron pa rin yan na nakapangalan sa kanya. Anyway, sa balitang ito ka-coffee ng Manila Bulletin, ha? AMLC. Yan. To freeze Tevez's assets after terrorist tag mula kay Bitina Unite, no? Basahin natin. Lawmaker Arnolfo Tevez. Nabibisaya na naman tayo. Kasi dalawang beses na itong sinuspend ng mahaba. Hindi pa rin matapos-tapos itong issue na ito. At ang Congress, ha, nabilisan nito pag-address nila dito sa issue na ito. Lawmaker, kasi kawawa yung... Ang dami kong singit, no? Kawawa yung mga residente nila na wala silang representative dyan sa Kongreso. Kasi kaya nga inilak yan, eh, para may kumatawan sa kanila mga issues. Eh, sinong kakatawan sa kanila? Yung kanilang representative, wala sa Kongreso, di ba? Nasa ibang bansa. Unfair yan para sa mga residente. Lawmaker Arnolfo Tevez Jr. assets will be frozen after being designated as a terrorist by the Anti-Terrorism Council o ATC. The Anti-Money Laundering Council o AMLC explained that the issuance of freeze order on Tevez's assets was simultaneous with the publication of a designation of the lawmaker as a terrorist. Ka-coffee, yan. Once na na-publish na po itong resolution ba, o itong pag-designate sa kanya bilang isang terorista, isusunod na po dito yung Anti-Money Laundering Council na pag-freeze ng kanilang asset. Kasi ito yung magiging batayan nila, bakit nila fini-freeze yung asset na yan. Kasi hindi naman basta-basta yan. No? So, kailangan may mga basis sila sa pag-freeze ng kanyang assets. At ito na nga yan, yung resolution na yan. Once na ma-publish na po yan, go na. According to Attorney Luis Warren of the AMLC, under the law, it is ministerial upon the part of the Anti-Money Laundering Council to issue an ex parte order to freeze without delay the assets of the suspects in this case. So dapat, kung hindi pa napapublish, napublish na ba ito? Pero parang mapublish na. Withdraw, 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 withdraw. Insofar as the implementation of the freeze order simultaneous of the publication of the designation of the Tevez Group as well as the Maute Group was the publication of the freeze order insofar as the property and accounts of the subjects in this case, Warren said in a palace briefing on Tuesday, August 1. Actually, hindi lang si Tevez dito, eh. Grupo sila, eh, no? Hindi lang siya nag-iisa. Meron siyang mga kasama dito sa kanilang grupo na tinag din bilang mga terorista. Tevez, along with 12 others, were tagged as terrorists for the alleged killings and harassment in Negros Oriental, which the ATC said are acts that establish the pattern of violent activities that warrant his designation as terrorist. Dito pa rin nag-uugat sa pagpas lang kay dating gobernador Degamo at nakaawa ka-coffee, yung mga tao na hihingi lang sana ng tulong sa opisina po ng gobernador ay nadamay pa.
Marami po ang nasawi dito na damay na dapat hindi naman. At kawawa yung mga pamilya nito ka-Coffee until now, wala silang natatanggap na hustisya dito sa karumal-dumal na insidente na ito. Only those people who are specifically identified under the ATC resolution are subject to the freeze order, Warren said. Kung dosi yan, isa-isahin niya kung may mga assets yan. Pero kung ganyan yung kalakaran ng mga taong ito, definitely, hindi maglalagak yan ng pera ng malaki, no, dyan sa kanilang mga bank accounts. Usually, cash lang or sa iba na kapangalan. And resolution number 43, dated July 26. Oh, 26 pa pala ito. The ATC tagged Tevez and his armed group as terrorists after finding probable cause for alleged violation of some provisions of the Anti-Terrorism Act of 2020. Actually, matagal na itong dinidiscuss ni DOJ Secretary Rimulya, eh, no? Pero ngayon, yan, na-realize na. Kasi long overdue, ika nga. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya stressed that the terrorist designation serves to return Negros Oriental to the peace and order situation. Dapat nga kasi umuwi na ito, sumuko na ito eh. Actually, na isang araw lang eh. May sinasabi itong si Secretary Rimulya na, sige, bumalik ka at bibigyan ka namin ng fair trial, no? Kumbaga, bibigyan ka ng due process. Kung kailangan mo ng legal representation, definitely meron ka niyan. Dahil may pera naman pambayad ng magagaling na abogado, ibibigay yan. At magiging patas ang pagdulog sa kanya. Eh, nauna namang sinasabi ni Tevez na hindi siya bibigay dito kay Rimulya dahil masama na ang tingin niya. Hindi patas itong Department of Justice. Yun, gusto niya kay pull out yung kaso dyan eh. Huwag dinggin dyan dahil alam niya na mayroong bias at matindi rin niya galit nito dito kay Rimulya. That is exactly si Assistant Secretary Jonathan Malaya ito ha. That is exactly the signal that you want to send to the people of Negros Oriental para mawalan ng pangil, mawalan ng lakas ng loob. Kasi yun din ang sinasabi daw ng mga residente ng Negros Oriental. Because if you are designated as a terrorist organization, that is a serious designation, and our desire here is for him and his group to stop what he is doing. Yan po ang sinasabi dito ni Malaya. Malaking impact dito ka Coffee ha. Itong designation na ito, ito yung agarang solusyon doon sa problema na dapat noon pa sana ginawa, no? Kasi hindi na sila makakapagpalipat-lipat ng bansa once na nakatag na sila, no? Dahil merong international police na magbabantay once na makita, isa man lang doon sa 12, no? Na papasok ng isang paliparan, eh, syempre mahuhold na agad yan. Sana noon pa ito o pinabilisan pa. Total na, determined din naman na merong probable cause, no? Pero nagkasakit din kasi si, ano eh, si DOJ Secretary Rimulya. Pero at least now, ka-Coffee, no, ilang buwan na nakalilipas, meron ng development. Kasi ang Kongreso, hanggang suspension pa lang. Hanggang doon pa lang ang kaya nilang gawin. Suspension pa lang. Pero kawawa, wala ng representation yung mga residente dyan sa Negros Oriental. Anong say ninyo, ka-Coffee? Sige, share ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Anong masasabi nyo dito sa naging aksyon na ito sa pag-freeze ng assets ni Tevez kasama po ng ilan pa sa mga itinalaga na terorista ng kanilang, sa kanilang grupo. Sa tingin ko, dahil dito, mas mapapabilis na ang pagpapauwi dito sa Pilipinas niyan or pag-aresto kung dapat man. Sige, kung hindi ka ba naka-follow at naka-like sa ating Facebook page, i-click lang po yung follow dyan sa Ka-Coffee Break o di kaya ay like and follow. Like or follow, either way Ka-Coffee, no? Dyan sa ating Facebook page na Ka-Coffee. At kung ikaw naman ay nasa YouTube, i-click lang po yung subscribe. Free po yan, ha? Click lang po yung subscribe. Comment your opinion and reaction. Like, comment, and share. Then maraming maraming salamat ka Coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong lupalop ngayon, no? Nasaan man po kayong panig ng daigdig. At palaganapin ang pagmamahal. Puso, no? Kapit tayo.